gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, in this corner of the good and right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world, his reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the grave, no one will ever take his power away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. Gladly watched their champion going down. But I will never count him out, for I will win this contest the day he rose to retain the title champion of love. He is higher than the highest, greater than the grave, no one will ever take his power away. More mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He is higher than the highest, greater than the grave, no one will ever take his powers forever. Mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed champion. The champion. Spirit, you called us to the cross, where your precious blood redeemed us when our hope. Amay nga langit noon, nalayaw na Diyos, naga kalipay, kanagapasalamat kami sa oportunidad, yung pribiliyo, nga ginatagusamon sa sinigid nga gabi, nga makasimba, nga makadayaw kami simungalan. We thank you, God, for being with us since the last since the first night at kaninang maga at ngayon. Lord, we ask that you will be with us in the entire service. We know that without thee, we can do nothing. So thank you, God, for the pastors, missionaries, and their wives, and visitors coming, even your people. We know that it is only by your grace and by your help that we can be a help and a blessing to somebody. And tonight, we ask for the guidance and the anointing of the power of the Holy Spirit. And you are going to speak to us in a very, very personal way. Bless every part of the service and those that are traveling. Lord, I pray that you are going to protect and preserve them, that we will be able to come and arrive safely. And bless the services. Take control of the electricity. Bless the special number, the choir, and everything that we are going to do.
that your name will be lifted up and your name will be glorified. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. Please be seated. Coming in it. Orchestra, everybody to please stand. May I request everybody to please stand. Are you happy? Yeah.
Amen. Praise the Lord. Sa inyo hymnals. Sa inyo bangko, may ala the hymnals. Page number, song number one, My Sins Are Gone. In your hymnals, please. My Sins Are Gone. Page number one, song number one. All right, verse one, everybody sing. You ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers who asked me where they are, I say, my sins are gone. They are underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. So, t'was at the old time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. Possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. Everybody, there underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Last verse, I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. Everybody, there underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. Another song, song number nine. Let us sing Send the Light in your hymnals, please. Song number nine, Send the Light. All right, on the first stanza now, sing. There's a call comes ringing on the restless wave. Send the light, there are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. So we have heard the mass dawn and call today. Send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, amen. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Last verse, let us pray that grace be everywhere I bow. Send the light, amen. Send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. May request Pastor Jonathan to pray. Pastor. Amen. Another song then, Maguro Kamta, song number 10, Rescue the Perishing.
Care for the dying, heal us, let us sing, rescue the perishing. All right, verse one, all together now, sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to say. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will say. Last verse, down in the human heart, crushed by the tempter, release that barrier that grace can restore. Touched by a loving heart, awakened by kindness, hearts that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Okay, paliuksit na pong kuwanay, please sit down. So, karon nga gabi, luyag talang i-welcome, no? We would like to welcome, una-una ton, all the pastors, tanan nga nag-abot sa first night until karon nga gabi, okay? Pastors and missionaries, palihog, tindog. Pastors and missionaries, wow, labot. Palakpakan na ton, palakpakan. Buwas na lang na sila magpapakilala lang, guro anay. Dito isa ka microphone, Mark. Tanan niya pastors and missionaries, dire linya palihog wa. Palihog lang. Tanan dire ano. Pakilala lang para makita ka mo sa pastors members. Pastors and missionaries. Oh, sige. Pastors and missionaries dire. Oh. Salamat ko nagkadto kamo wai gi ko ka pangimbitar mo. Kay mahuya kami bala. Oh. Ang inang mga amigo makadto kinaiya. Amen. Oy, mag-imin mo, ha? Oo. Oh. Bala mo, iningamot simbahan, kontrobersyal ni mo, ha? May araya, hindi sila gusto pagkatuon din sa amon, ambot, ano kami di, ha? No. Pero salamat sa Diyos, nagkato ka mo di. Oo, oh, sige. Dalayaw ng Diyos. Kung ari gani ka mo di, feel at home. Amen? Oh, feel at home kay... Oo. Oh. Sino? Okay. Tama na kwarta mo na nagtambok. Okay. Sige. Pakilala ta, diri, Mark. At... Pastor. Jay, talaga mo, Jay. Pakilala, tulungan lang. Ha? Konmisyon. Dito. May gabistanan. Pastor Henry Makiling. Missionary ni Pastor Idilito Balinti sa Kabankalan. Ngayong gabi sa tanan, Pastor Jerry Charito from Bible Baptist Church, West Fairview, Quezon City. Magandang gabi po, Pastor Saliksay from Ternate Bible Baptist Church. Mayong gabi sa tanan, Pastor Jerry Hanoya, Tagaytay Bible Baptist Mission. Mayong gabi sa tanan, Pastor James Anthony Bacos from Cebu City, Precious Bible Baptist Church. May gabi sa tanan, Pastor Alan Perhi from Mulukabok. Dito, sa gay, bakayan na bakayan. Mayong gabi sa tanan, Pastor Joseph Sarap, Bible Baptist Church, Ayungon, Negros Oriental. Mayong gabi sa tanan, Pastor Ronald Roy Valiente, Bible Baptist Church, Valyermoso, Negros Oriental. New Life Bible Baptist Church, Quezon City, Manila, Pastor Jonard Librarilla, God bless you. Pastor Landoy Lungakit, Bible Baptist Church, Sipaway. I am Carlos Pastor Mahinay, Christian Bible Baptist, Barangay Salamanca, Tubuson Negros Occidental. Pastor Lunilo Masayon, Bible Baptist, assistant sa Gihulngan Negros Oriental. Papa ni Brother Japet, ha? Unang papa niya. Oh. Hello. Chinkibia, chinkibia, wayo, shuya, shuya, chinkibia. Pastor Romulo Calvario from Bible Baptist Church, Gihulngan.
Lalo matuban. Nag-speak in tongues. Oh, sina, dina na, dali na to, dina to. Oh, sina. Next, Pastor Gadura. Good evening to everyone. Pastor Ray Hugadura, Bible Baptist Church, Bindoy, Negros Oriental. Mayang gabi sa tanan, Pastor Alan Canizares, missionary sa Washington, Escalante City. Magandang gabi po sa inyong lahat, missionary John Paul Camatoy, Society Bible Baptist Mission, Bataan. Pastor Jeremiah Punsalan po, Society Bible Baptist Church, Santa Mesa, Manila. Good evening, Church. Pastor Nathaniel Gonzalez, missionary sa San Carlos, gikan sa Camotes Island, Pastor Abby Salis. Pastor James Salim, missionary sa Alangilan, Santa Catalina, Negros Oriental. May gabi sa tanan, Pastor Oscar Bukay sa Bible Baptist Church, Sara, Iloilo. Pastor Ronald Taklin ng Bible Baptist Church, San Jose del Monte, Bulacan. Good evening, your new organized missionary, Pastor Richard Muraca, Open Door Bible Baptist Church, Silay. May gabi sa tanan, Pastor Raymond Bakula ng New Beginnings Baptist Mission dere sa may Barangay Kudkud, San Carlos City. Thank you. Mayang gabi sa tanan, Pastor June Libradilia, Mualbual, Cebu, Bible Believers Baptist Church. Mayong gabi kaninyong tanan, Pastor Ramonet Chudosio, Highway Bible Baptist Mission, Mambusaw, Capiz. Pastor Andrew Vargas, New Testament Baptist Church, Quezon City. Good evening, your missionary to Victorias, Pastor Jonathan Arellano, Open Door Bible Baptist Mission, Victorias. Mayong gabi sa tanan, Bible Baptist Distinctive Church, Kabangkalan, Pastor Rodelito Valiente. Bible Baptist Church, Staff Aguinaldo, Rimar Jan Templado. Mayong gabi sa tanan, Pastor Hermes Pansoy, Bible Baptist Mission, Bukalan, Canaon City, gikan ni Pastor Valiente. Amen. Sir, Bukalan na Bible Baptist Mission, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Pastor Romy Bultron, Associate Pastor, Christian Bible Baptist Church, San Isidro, Pastor Juanito Nueva. Pastor John Dorado, Highway Bible Baptist Mission, Kalinog, Iloilo, under Pastor Ricky Soberano. Pastor Guerrero po, from Christian Bible Baptist Church, Hinegara, Negros Occidental. Akong pangabayon ang tanan ng mga pastor's wives. No? Pagpalapit ni. Tanan ng mga asawa sa pastor, palihog. Kag ang gusto nga maging asawa sa pastor. Sina diri mga asawa sa pastor. Diri o, di ka mumuya. Ay, di ka mo lipstick. Ha? Eh, tanan niya asawa sa pastor, inanglan. Di bagay, no lady. Ano siya? Di magagikan. Sige. Mga pastor's wives, sige na, paliog, Jay. Tagay microphone. Amudan ni katudlo inugwali sa mga pastor, ha? Sige na. Sige na, itakuhay mong tingog na para mabatian. Mrs. Edna May Templado, asawa ni Pastor John Templado sa Staff Aguinaldo BBC. Kabati na mo ha! Sige. May gabi sa tanan, Alma Bultron from Christian Bible Baptist Church, San Isidro. Asawa ni Pastor Missionary Bultron. Sige. May gabi sa tanan, Mrs. Tita Sarap from Bible Baptist Church, Ayungo, Negros Oriental. Asawa ni Pastor Bibot. Yeah. Mrs. Naneto Gadura, Bible Baptist Church, Bindoy, Negros Oriental. Asawa ni Pastor Ray Hugadura. Good afternoon, Church. Ronalie Gonzalez, asawa ni Pastor Nathaniel Gonzalez, Bible Baptist Mission from San Carlos City, under ni Pastor Abby Salis from Camotes. Thank you. May gabi sa tanan. Emily Katamko, Liberty Bible Baptist Church,
Gihol nga Negros Oriental, Mrs. Pastor Katamko. Okay. Che! Mayong gabi sa tanan, ako gala si Jeneline Makiling, asawa ni Henry Makiling, mission ni Pastor Edileto Valente. Mayong gabi sa tanan, ako si Giselle Valente, asawa ni Pastor Edileto Valente, Kabangkalan City, Bible Baptist Distinctive Church. Good evening, everyone. Ako gani si Pinky Guerrero. Si Pam CBBC Hinigaran, wife of Pastor Yumi Guerrero. Mayong gabi, Janeline Bacos, Precious Bible Baptist Church, Cebu. Mrs. Moraca from Open Door Bible Baptist Church, Silay. Amen. Pero bawin na. Mayroon pa isa. Mayroon sa tanan. Ako si Grace Canizares, Christian Bible Baptist Mission, Escalante. Pare, inaga. Katamko Arturo from Gihulngan Liberty Bible Baptist Church. Ang mga assistant pastor o kung mga bisita naman, upod ka mo sa inyong pastor, ari ka mo di, kindly stand up, okay? From Manila, we have, ilan yung sa Manila, Pastor, siya kasama yun? Kay Pastor Ronald Taklin. Pastor, kasama ka dyan, di ba? Tatlo po. O, tatlo. Yung mga sakristan ni Pastor Ronald, pakita yun. May mga sakristan. O, pagpaka na doon, pagpaka. Salamat. Yung mga sakristan ni Pastor, ano yun? Oh, nasa ilalim sila, no? Oh, yung kasama, ano nung nag-aaral sa ilalim kasi ano sila, may exam. Yung mga taga-Hinigaran, mga kaibigan natin sa kay Hinigaran, pakitayo, pakitayo. Okay. Yung sakristan ni Pastor Jerry Charito. Asan? Brother Edwin. Okay? At saka ito pa, may asawa pa. May asawa pa. Okay? Hindi natin na-introduce yung asawa ni Pastor Lunggakan. Good evening. I'm Sheila Lunggakit, Bible Baptist Church, Sipaway. Asawa ni Landoy Lunggakit. Okay. Ang taga-Alangilan kasama ni Pastor Salim. Asan yun? Pakita yun. Oh, palakpakan na doon. Alright. Okay. May mga bisita tagaroon niya gabi. Why? Do we have visitors? There is a sagay. Akong pangabayon ang first lady sa open door. Hindi na tuman. Why di? Ma, paliwag tindog ma. Oh. Yun. Okay. Alright. Tindog tatanan. Sino may birthday? May birthday wala? Is there anybody that is celebrating his birthday or her birthday tonight? Wala man. Oh, tindog ta. Tindog. Let us sing our welcome song, abi-abi kita. Okay. Oh, sige. Everybody sing, welcome to the BBC. It's a church where I belong. Welcome to the BBC, where every heart will sing a song. My message is from God's word and Christ's living word. Oh, the BBC welcomes you tonight. What's the matter? There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Christian, welcome here. This a welcome here. This a welcome here. This
a grace and welcome. Here, hallelujah, this a welcome here. This a welcome here. This a grace and welcome here. This a welcome here. This a welcome here. This a grace and welcome here. Hallelujah, this a welcome here. This a grace and welcome here. Praise the Lord. This a welcome here. This a welcome here. This a grace and welcome here. Hallelujah. This a welcome here. This a welcome here. This a grace and welcome here. The people said, praise the Lord. Blessing. Page number 4. Save, save, save. Amen. Then we'll listen to the choir. Choir prepare page number 4. Let's sing save, save, save on our hymnals. Let's sing this from our heart. On the first stanza now sing. Save, save, save. My sins are all forgiven. Christ is mine. I'm on my way to heaven. Once a guilty sinner lost and done. Now a child of God sit through his. Everybody! Save, I'm saved. To Christ my all in all. Save, I'm saved. Whatever may befall. He died upon the cross for me. He bore the awful penalty. And now I'm saved eternally. Everybody! I'm saved, saved, saved. Praise the Lord! Saved, saved, saved. By grace and grace alone. Oh, what wondrous step to me was shown. In my stead, Christ Jesus bled and died. For my sins, for me was crucified. Everybody! Saved, I'm saved. To Christ my all in all. Saved, I'm saved. Whatever may befall. He died upon the cross for me. He bore the awful penalty. And now I'm saved eternally. I'm saved, saved, saved. Let's be seated. Let's listen to the choir. Are still dying in their sin and in their
Amen. Take your quiet. Let's all stand. Let's sing one song. There is power in the blood. Page number 7, our hymnals. Let's sing, there is power in the blood. On the first dance and I'll sing. Would you be free from the burden of sin? Amen. There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your past, sin and pride? Amen. There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing, take Calvary's time. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the last stanza now. Would you deserve this for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. For us, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Okay, we will get our special offering. May I request Pastor Richard Muraka. Pastor, you can pray. Yes. Amen. Let's sing, I'm giving for our special offering. Everybody now sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly day by day by day. By day, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Hatag, 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 amen. Hatag nga malipayon. Hatag, hatag. I'm giving I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly day by day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. One more time, hatag, 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 hatag nga malipayon. Hatag, hatag nga nagayuhom. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Are you happy?
Praise the Lord. One more song, then we'll listen to the special music. All Hail the Power of Jesus' Name. Page 5 sa aton hymnas. Let's sing from our heart. All Hail the Power. First and last stanza only. On the first stanza now sing. All Hail the Power of Jesus' Name. Let angels prostrate form. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Last stanza. Oh God, with yonder sacred drum, we at His feet may form. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Please be seated. Listen to the special music. I dreamed my life was done. I stood before God's throne. It was time to see what my reward would be. With love He reviewed my life, to count what was done for Christ. For that is what will last eternally. See, I done my best to share that Jesus really cares, and He would save if they would just believe. Oh, but seldom did harvest come, and so few did I see one, until when Jesus smiled and showed me all the faces. He said, though you did not see the yield, you were faithful to plow the field. At other times You helped me plant the seed. No matter how small the task, You did just as I asked. And thanks to You, these souls have been set free.
dissolve the ones who come because of me. So many faces that my life had led to Calvary. All those years I thought nobody saw as I labored in lowly places. That's when Jesus smiled and showed me all the faces. And for those years you thought nobody saw as you labored in lowly places. One day he'll smile and show you all the faces, the faces. You'll see their faces. Arista do way resulta pero ara dali no trabaho lang yun. Now there are two things nga kada kanpere sa amon church nagawali ko. One, para nga amon mga katauhan di sa open door, kaya there are times in the missions conference isa di mamit ang gusto namon, ha? Kaya after this conference we are going to renew our faith promise missions giving. Okay? We want to add more missionaries. Okay? Now we experience that during the time of the pandemic, wala ta simba. Pila ka tuig wala ta simba? Mga 2 years, no? Mga 1 year. Oh. Kaga mga membro, nanamian sila. Hindi tanan. Namihan sila nga live streaming na lang. Oh, eh number one, why mas nakailis? Number two, di po sila ka-offering. Pero pasalamat ko sa membro sa Open Door Bible Baptist Church that during the time of the pandemic, they send their offerings. So that's why we did not stop supporting the missionaries. Oh, why kami nag-untat gate by the grace of God? And as a matter of fact, we were able to help several. Nga medyo may problema, nagpadala kami kwarta. And we saw the blessing and the hand of God moving during the time of the pandemic. Oh, siling ko, wala man tayo trabaho on. Ha? Wala man tayo, di man tayo makabisit. So we cannot go out. So, himuuna ton, let us work something. Pero wala'y untat ng simba, kay kami nga daan arin na din sa sulot, na nakaalang man kami matulog lang. So, we have to worship, right? So, di kami lang din nga daan, damo naman, plus may nangawat, kawat, ginugkat doon eh. Di damo gyapon. Tapos may ara kami, tithes and offering collectors. Ginakadto ang membro, kag sukton ang offering, ha? Okay? So we were able to survive. Tanan niya produkto, nakita niyo na sa building, milagro na sang Diyos. So, siling sa iban, mahala si Pastor Ruiz, damo kayong Amerikano eh. Ha? Amerikano gito, resign yung iban. Pamigado man. Okay? There are many churches in the States nga, why, nag-close man sila. Pabigado man. Abi na itong kung isa kita ka di Amerikano, Amerikano nung patindog na, akigang na sa Diyos. Kung mag-attend ka, di makahatag kagit kabilya. Ha? No. So every Sunday, we have to raise steel bars. Cement. Ano ba? Alambre.
Ano ba yun? Pamahaw. Ha? Ang amo lang advantage de, by the grace of God, because we do not pay for labor. Kasi alam mo, pag nagpatayo ka ng building, if you do not have people that knows how to work, most of your money goes to the labor. Alam ni Pastor Andrew yan. So dito, pag Bible student ka, unang lesson mo, pulgadira. Aside from Bible preaching, dali lang yan eh. Di ba? Kasi pag nag-mission ka, whether you like it or not, kailangan mo magpatayo ng ano? Ha? Lugar na pag na magpatipunan, di ba? Pag wala kang alam, kahit pulgadira, hindi ka marunong magbasa. Oh. Kailangan sa ministry, you have to learn something in order for you to keep on moving forward. Amen? So ako ba'y nagpasalamat sa Diyos na nakita namin yung kamay ng Panginoon. Kamay. Okay? How He provides miraculously. Milagro eh. Milagro. In the work of God, ang kailangan natin, miracles. Di ba? Di sabi sa Jeremiah chapter 3, verse 33, di ba? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. 5 years from now, hindi mo alam what will happen sa ministry. But when you stay and do the work of God, magtaga ka, it is unbelievable, but it is true. Magkikita mo yung taong naligtas, may mga bagay na napagsimulan, may mga bagay na itayo. Bakit? Kasi dipindi yan sa atin eh. Okay? Kaya lagi kong sinasabi sa mga members sa church, pag wala tayong ginawa, walang matatapos. Pag may ginawa tayo, ano? Bakit ang tamlay niyo? May matatapos. Amen? Yun. Pag wala kang pira, maghukay ka lang. Hukay lang muna. Hukay. Okay? You dig. Then after that, steel bars. Bawat isa yan. Okay? Very exciting. The work of God is very, very exciting. Every time pumunta ako ng Maynila, laging problema ni Pastor Jerry, yung kanilang lugar. Ang mahal sa Maynila. Mahal ang mga square meters. Pero bigya, tingnan mo ang mga milagrong nangyayari. Kanina, kiniwinto ni Pastor Ronald. Di ba? Dati, nang mag-preach ako doon, sa eskwilahan yun eh. Di ba? Eskwilahan lang. Ngayon, may sariling silang building. May sariling lupa. Ganun kabait ang Panginoon. Ngayon, si Pastor Jerry, tahimik lang yan. Magpipreach bukas yan. Okay? Saan ka nakakita ng 2.5 million cash yun? Tingnan mo, tahimik lang. Pero binigyan na ng Panginoon ng property at saka, ano yun? Mayroong building yun, Pastor? Ano? Bahay? Okay. So, nalilipat na sila. Lagi kong sinasabi, Pastor, pag nandito ka, hindi kayo lalago. Bakit? Maliit yung lugar. Now, if you want to grow in the ministry, you need a bigger place. Kasi ang problema mo lang, tao lang. Tao. Oh. Halimbawa, pag nag-start ka, magpatay ka ng building, ano lang, 10 by 10. Anong ilagay mo? Mga aso. Pag taong ilagay mo, lalago yan. Pag nag-asawa yan, mga anak yan. Pambira, mag-imi naman kayo, tahimik kayo eh, ha? Oh. Tingnan ko yung ano, yung service nila ni Pastor Yumi. Natutuwa ko bakit ang ganda ng building nila. Maraming tao. When I was there, I was preaching, ulan. Ulan. At yung gusto ni Pastor Yumi, ano lang sana, ground floor lang. Sabi ko sa kanya, wala, wag, Pastor. Ha, mag second floor ka.
Walang imposible sa Diyos, dina-challenge namin yung mga tao niya. Ngayon, may second floor siya, may ground floor pa, ngayon lumaki na. Yan kabait ang Diyos natin. Amen? God is good. God is good. Kaya kagabi, tinalakay natin yung tatlong interaction lang yun, no? Dagdagan natin ng tatlo. Oh, sige tayo po tumayo, ha? Alright, Acts chapter 1 in verse number 8. So bukas, si Pastor Andrew magpipreach sa live streaming at sa ating radio station, ha? Oh, pag may mga radio ka mo, i-tune in nyo sa 101.7 at saka Malakay chapter 3 verse 10. Ha? Ha? Tumatawa ako dito, pero yung mga missionary nakasimangot, ha? Oh. Bakit matamlay kayo? Gutom na kayo? Alas 6 pa lang. Oh, magandang umaga sa inyong lahat, ha? All right, Acts chapter 1 in verse number 8. Isa lang bersikulo basahin natin para mas madali tayo. So yung hindi nag-attend kanina, you missed the preaching. That was very powerful. Pastor Ronald preached a very powerful message. Very good. Then followed by Pastor Jeremiah. Bukas, mapakinggan nyo yung dalalawa naman. Pastor Yumi Guerrero. Don't miss that. Amen. Then Pastor Jerry Charito. Okay. Punta kayo. Huwag kayong pabayaan nyo muna yung trabaho nyo. Pag nag-absent kayo, hindi kayo mamatay. Pagpalain kayo ng Panginoon, ha? Kami dati ni Mrs., pag may conference sa simbahan, nagli-leave kami. Hindi ako nagtrabaho. Ganun din si Pastor Oscar kasi, si Pastor Oscar at saka ako, nagtuturo kami sa isang school, yung technical college, no? Mga yung estudyante, kung minsan may college graduate, may undergraduate, may high school, sabay yun. Okay. Pag ang mayari ng school, magmi-meeting yan ng Saturday, hindi kami mag-attend. Sabihin namin, sir, hindi kami mag-attend. Bakit? Soul winning namin yun eh. Ay, gawin natin ng Sunday, lalo na church yun. Ha? E ano, meeting natin, depende sa'yo. Pwede namang Friday, pwede namang Monday. So sabi ni Atty., okay, Friday yung meeting natin. O, kita mo. Pero pag ikaw Kristiyano, sasabihin ng may-ari ng head nyo, may meeting tayo Sunday. Praise the Lord. Ha? Di ba? Pag hindi ka tatayo, sinong tatayo? Oh, God is our witness. When we were in that school for many years, we do not compromise. Lahat na ma-estudyante na maka-attend sa akin, unang marinig niyan, impirno. Ha? O, pag ikaw ay maestro, ikaw po'y teacher, babae man o lalaki, ha? Grab that opportunity to win the lost. Kasi yan ang purpose natin dito. Hindi ka lang magtrabaho para magkapira. Magtrabaho ka para makaakay ka ng kaluluwa ng tao. And that will make your work very exciting. Di ba, nagtrabaho ka, laging laman sa utak mo, sweldo, pira. Pagdating sa panahon ng sweldo, kutiho na lang. Yung sahod mo ang laki, pero ang tinanggap mo ang liit. Bakit? Puno ka sa utang. O, ayaw pa naman mag-amen. Pating tithes, sinuutang na rin. Alam mo ba, pag inuutang mo yung tithes, may 20% yun, interest. Akala mo, turko lang? Hindi. Oh. Itong buhay Kristiyano, napakaligaya. Amen? I cannot understand for a Christian that cannot smile. Totoo ba yun, Pastor? Ano sabi ni Pablo? Sa Philippians 4:4. Rejoice. Ha?
Sinabi niya, kailangan makasimangot ka sa buong araw. Sabi niya, rejoice in the Lord, ano? Always. And again, ano? Sinulit ba eh? And again, I say, rejoice. Very powerful yun. Pag ang isang bagay ay inuulit, importante yun. Brother Richard, Brad, lakasan mo, Brad, lakasan. Ha? Medyo mahinay tayo ah. Tulog yung mga tao. Verse 8. Alright, verse 8. To, ilagay mo na to. Iyan ang ano natin. Kung gusto nating mag, ito yung tema natin, kailangan tayong mag-forward. For the sake of the Great Commission. Bakit ba tayo mag-forward? Dahil sa Great Commission. If a church is not involved in missions, if the church is not involved in winning the lost, you have to close your doors. Isara mo na yun. Bakit? Walang pagpapala. Walang blessing. Walang milagro. Ha, tingnan mo. Yung pinalikuran nating Diyos ay pareho. Amen? We serve the same God. We preach the same message. We are being commanded with the same purpose. Bakit maraming mga simbahan among the independent Bible-believing Baptists are not growing? So may mga pastor pa nag-share ka ng bisita, may naligtas, sabihin sa iyo, ang yabang mo naman. Alam mo itong blessing, pag inishare mo yan, dalawang purpose. One, to encourage you. Amen? Ma-encourage ka. Bakit? Nobody can monopolize the blessings of God. Lahat naman tayo eh. Amen? Pareho tayo binigyan ng Diyos ng kutsakon pa uma, yung vineyard, yung field. Pag hindi mo yan ginalaw, ang tutubo dyan, ano? Ha? Ano tutubo dyan? Siyempre damo. Magkakain mo ba yung damo? Sino kumakain ng damo? Ha? Kanding. Kanding ka ba? Di ba? Oh, pero pag kinukultibit mo yan, at magtanim ka, you have to wait for a year. May tutubo, may bubunga, may mga okra. Hindi prito mo. Amen? Hindi ba ibig sabihin si Juan kasi mas magaling magsalita? Hindi magaling magsalita yan. Ikaw magaling rin. Kaya lang, ha, hindi mo ibinigay yung pinaka-the best mo. Kaya lang sabi kanina ni Pastor Jeremiah eh. Di ba? Yan ang sabi kanina ni Pastor Ronald. Yung five ingredients. Ano yun? Ha? Five ingredients sa church? Oh, sabi niya, the Lord. Kasi we cannot do anything without God. Ang sikreto dito, oh, Panginoon eh. Ha? Then the land. Pag wala kang lupa, isal ka. Ha? Kailangan may lupa. Kaya yung desire mo, pag nag-start ka, you have to think, 5 years from now, you will have a land. Isimpre, trabahuin mo yun. Ganon din yan sa pamilya. Pag nag-aasawa ka, tamad yung lalaki, mamatay yung asawa mo. Palitan mo naman. Ayun si Mr. Jerry ha. O, mabait yan. So, pag ang asawa mo ay namatay sa gutom, nakadilat pang mata. Bakit? Yung mabata na pabayaan. Tamad yung asawa. Lalaki. Kaya pag nag-asawa, kami ni Mrs. nagkikinasal kami. Exciting eh. Nagre-rent lang kami. Pero nang nagplano kami mag-asawa, magpakasal, we save money. Pag may sahod ako, may sahod siya, nilagay namin sa bangko. Sinisave namin. Okay?
May sahod siya, may sahod ako. Inilagay naman. Pero yung offering namin, tuloy-tuloy yun. Nang ikinasal kami, hindi kami namumwersa, ano? Mwerso, ano yun? Ha? Wala kaming ano, pinupurwisyo. Mag-asawa ka, iiyak ka. Tay, mag-asawa na ko tayo. Ano ngayon? Wala akong pira, ha? Hindi ba ka mag-asawa? Maliligo ka na lang. Mawala pa yung init mo, ha? Di ba? Kaya kayong mga young people, mag-aaral kayo ng mabuti. Maglingkod kayo sa Panginoon. Bakit? May pagpapala yun. Amen? Work for the night. Ano? It's coming. Sabi ni Cristo, I must work. The works of Him that sent me while it is day. Because the night cometh when you and I cannot work anymore. Trabaho ka ngayon habang malakas ka pa. Do not wait na mag, sa ano na lang ako magtrabaho masyado, yung 50 years old na ako. Ha? Eh, marami ka ng arthritis. Ha? Di ka na makalakad. Kaya pag gusto natin na mag-forward tayo dahil sa gawaing misyon, sundin natin itong pattern. May pattern dito na tinuturo ang Diyos. Okay? Huwag nating sundin yung sanlibutan. They have their own way or method of doing the work. Ha? Pero dito'y pinakita ng Diyos na pag sinunod natin, we are going to experience the miracles of God. Wala namang magic sa ministry. Di ba? Alright, verse 8. Verse 8 lang. Verse 8. Ay sabi dito, but you shall receive what? Power. Kailangan ba natin yon? Do we need that power? Yes. Kailan mangyayari yon? Ha? Pag tayo po'y naligtas. Pag natanggap natin si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen? At ang banal na Espiritu ay, ha? Dito sa magpuyo, no? Sa ating puso. Hindi naman sinabi na kailangan kang maging engineer, kailangan kang maging, ha? Accountant. Maganda naman yun pag professional ka. But without the power of God, you can do nothing, ha? Kailangan natin yun. But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Kailan mangyayari yun? Pag ikaw ay naligtas. Ephesians 1:13, di ba? Oh. And you shall be what? Ano sabi? You shall be what? Witnesses unto me. Hindi lang witnesses, both. Kailangan sabi niya, unto me, kay Jesus. Amen? No. Both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Let us pray. Lord, we thank you. Speak to us through this passage. Dear Holy Spirit, I need you. Empower me. Put your words in my mouth. Help me to be clear as I preach. And we promise that we'll give you all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. Please be seated. All right. Sinabi ko gabon, itong Book of Acts ay ito yung, okay, textbook. Ito yung salita ng Diyos tungkol sa tinatawag na church growth. Amen? No. Kaya pag binasa natin itong Book of Acts, ang makikita natin dito ay puro paglago. Ang growth ng simbahan. Okay? If you are going to read Acts chapter 2 in verse number 47, yung makikita mo dyan, yung phrase na talagang mawonder ka, and the Lord
added to the church weekly. Weekly ba yun? Monthly ba yun? Yearly ba yun? No! Daily. Such as should be saved. Alam nyo, ang early church, mayroon silang mga bagay na wala sa atin. Tayo ngayon may cellphone. Tayo ngayon may sasakyan. Tayo ngayon may building. Hello? May mga resources tayo. Okay? Pero bakit ang ganda ng building, ang ganda ng mga facilities, pero walang naliligtas? Walang nababaptize. Pero yung early church, makikita mo, ang dami nilang mayroon na wala tayo. Hindi ba? Oo. Oh, mayroon silang kapatid. They have the power of God. Paano natin nalaman? Dahil sa Acts chapter 1, sila po'y 120 at sila po'y nanalangin. Maraming church ngayon ay hindi na nagpipray. Kaya we lost many things. When you do not pray, that burden will not be there. May maraming Kristiyano hindi nagpipray. Punta ng simbahan, di man nanalangin. Oo. Oh. Punta ng simbahan, di naman nanalangin, natutulog pa. Naglalaro ng cellphone. Nagkwentuhan lang para namasyal sa lunita. Ha? Before you come to the house of God, you need to be prepared spiritually. You need to be prepared physically. You need to be prepared emotionally. And you need to be prepared financially. Ha? La, preparado ka. Pag sinabi ng pastor mo, may mga pangailangan tayo, magre-raise tayo ng pira. Pag hindi ka preparado, nagmumurmur ka. And while you're murmuring, some other members of the church, marinig ka. Kaya bago ka alis sa bahay nyo, naka-pray ka na. Pag mag-asawa kayo, you are holding your hands. Honey, let's pray. Nabigyan ng kapangyarihan si pastor na mag-preach ngayon. At isipin yung mga sasakyan. At mag-pray tayo na may maliligtas, may mabaptize. Amen? Pray tayo na may mag-surrender sa Panginoon. Mag-pray tayo. Alam nyo, maraming simbahan ngayon, if you are not going to be careful, yung simbahan natin ay mamamatayan. Pag may nagpaawit pa naman, kailangan yung awit natin ay talagang marching. Stand up for yung sa iyo naman, funeral service. It is well with my soul. Ha? Ha? Kailangan pag tumayo kay ansong leader ka, you have to warm up the hearts of the people to drive out the coldness of the church. Kasi hindi, buong linggo yan, from Monday to Saturday, nasa mundo ka, nagtatrabaho ka, you experience a lot of problems, you experience a lot of trials. Kaya pagdating mo dito, kailangan anuin ka, i-ignite ka, i-excite ka, na yung puso mo na nanalamig, kailangan mag-apuyan. Kita mo sumisigaw na ako, wala pa rin amen. Alam mo, ang mga membro, ang gusto nilang marinig, in closing, ayun, ay salamat, tapos na. At dito, walang in closing yun, ha? Pag sinabi kong last, marami pa yan, ha? Oo.
Kaya, magpipray tayo. Ito yung nawala sa church. Ito sila kasi, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in prayers. We have a lot of answered prayers. Every morning we have to come to this place 4 o'clock in the morning. We have to beg and ask God for help. Why? Because normally, humanly speaking, nadi-discourage din tayo. Nanlalamig din tayo. That's why we need prayer. Because when you pray, something happens. Maraming mga mangyayari na kung minsan hindi ka makapaniwala, pero totoo. Amen? Huh? So, binigyan tayo ng pattern dito. Hindi na natin kailangan yung mga sinulat, yung mga aklat ni Rick Warren. Hindi na natin kailangan yung aklat ni sino ba? Ha? Yung mga sikat niyang nag... Ha? Wala. Dito lang sa Bible, kumplito na eh. Sundin lang natin ito. No? Ito yung salita ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi tayo nangangailangan ng mensahe according to the Greek. Ay, hindi na yan, praktika lang. Oh! Yung mga taga-sinda, sasabihin mo, sa Griego, ay, hindi yun. Simple lang. Kaya nga si Kristo, pag nag-preach, sinisimple niya eh. Ngayon, dahil sa talino ng tao, at talagang gusto mong, ha? Ikaw ang mag... Ang bright naman. Hindi. Sabi ni Paul, for we preach Christ and Christ alone and not ourselves. Pag binigyan ka ng opportunity na mag-preach, preach! Amen? As simple as it is that even a little child can understand. Kaya dito, simple lang isa dito sa amin. Gusto namin makaintindi. Oh. Mabuti nagtatagalog ako dito dahil sa inyo eh, ha? Oh. Kasi magbag-ilunggo ako dito, yung taga-Maynila naman nakangangalang, ano ang sinabi ni Pastor, ha? Pastor Jerry, ilunggo naman yan. Pastor Ronald, ganun din. Ito si Pastor Vargas. Maging kawawa ito, ha? Kaya magtatagalog ako ng kunti. Na, mabuti si Pastor Yumi, Tagalog yun eh. Ha? Alright. So, umpisa tayo. Yung tatlo. Okay? As a way introduction, nakikita natin dito, binigyan tayo ng Diyos ng ano? Assignment. Yung assignment natin is to witness. To win the lost at any cost. Pa, makinig kayo. It costs money to win people. Magkano kayang ginastos namin sa evangelism? Ang laki. Lalo pa ngayon na ang kurodo at gasolina ay mahal. But, we do not make it as an excuse of not winning people. Why? Why? Because ang presyo, the price, yung kaluluwa, mahal eh. Pag tumatmo yung jeepney, apat yan. Celeste, Sibro, Canter, Armac, Invit 350, Travis, tricycle pa. Magkano kayong fuel niyan? Pag binilang mo yon, hindi ka na mag-evangelize. Sasabihin nyo na mahal yan. Huwag mo nang patakbuhin. Anong gawin natin? Hindi ba magagalit ang Diyos na God has given you the resources to do the work of God in order to win the lost and then you will not do it because of the price of the fuel. Alam nyo, sinusubukan din ng Panginoon.
If God will give you something, sinusubukan ka, if He can trust you. If God can trust you with one tricycle, sabi ng Panginoon, I will add another one. Pag walang mayaman dito sa Open Door, wala kaming milyonaryo dito. Ha? Ay, ikaw ma-pledge? Oh, hindi. Walang milyonaryo dito. Wala kami ditong mga accountant. May accountant kami, nag-backslide naman. Mayroon kami dito, simpleng mga tao lang. Ang hinahanap ng Diyos, simpleng tao, pero may puso sa Panginoon. Ha? Maganda naman trabaho mo. Mayaman ka naman. Wala ka namang puso sa Diyos, di wala rin kwinta. God uses simple people. Simple lang mataw. Yung hindi natatakot magbigay. Pag binigyan ng Panginoon, if God will put something in your hand, you are not afraid to give it to the Lord. Ha? Yan ang lagi kong sinachallenge sa aking mga anak. Lagi kong nirimain yung mga anak ko na the reason why you were able to come to this country and you have a job and you are enjoying the blessings of God that many people have not experienced. But you do not have to forget what God has done for you. Kasi pag nandun sa Amerika kami, lagi kong sinicheck, sabihin ko, Rich, pag may mga problema, kung isa nagkasakit yung mga anak, tinatanong ko yan, Nak, how is your giving to the Lord? Kayo ni ano, ni Alan, ano, how is your giving? Pa-okay naman ba? Kumusta yung tithing nyo? Consistent naman. Yung faith promise nyo. Yung sacrificial offering nyo. Okay naman ba? Dito sa itong bagay na to, how's your worship? Kuminsan late kayo. Nang dandun ako sa Amerika, kami ni Mrs., I have to check early in the morning, preparar na ako ang simba sa Amerika alas 10. Dalawang oras lang. Ang Sunday school, 30 minutes, tapos kain ng donut. Ha? Siguro gawin natin dito yan. Tataba kayo. Oh, bago ka pumasok sa Sunday school, alas 10 yung Sunday school, alas 9:15 ka, kasi ang simbahan, ang building, hindi magbubukas yan. Pag nandun ka alas 7, lalamigin ka. Alas 8, ganun din. You have to come there by 9 o'clock kasi alas 10 ang simba. Kaya pag dito yan sila, grabe mag-challenge, puntahan mo. Pagdating mo doon, punta ka agad, there's coffee, there's donut. Pag nagsasunday school, naku. Sabi ko, paano lalago ang mga tao dito? Pag nag-preach ka, alas 11:30, sa kaibigay yung microphone sa'yo, matapos ka, bago mag alas 12, kasi aalis yun kung alas 12 na. That's Christianity over there. Not all, pero karamihan. Eh sabi ko kay Richard, kay Alan, we will find another church. Why? Yung pastor niyo parang walang buhay. Sometimes when they preach with apology. Ayaw nila masaktan yung tao.
kung minsan yung paa ko parang kikilos eh. Alis ka dyan! Why? We cannot play around. We need the word of God. Amen? Pagkatapos ng simba, wala na, puro may mga sasakyan. Ang dali lang, pag tinitingnan mo, wala ng mga tao. Doon naglilinya sa Itulyukan ang Tagal. Pag Itulyukan, kahit anong oras, nakalinya yun, pagkain, ilang balik, kain, sa simbahan, ang kunting preaching, wala na yun, wala na. The desire is no longer there. Kaya pag nagpa-Amerika ka, yun ang una mong ma-experience yan. Kay si Rebecca at si Cirilio, hahanap yun ng church na ang pastor ay mga bombastic at talagang hindi natatakot magsalita. At kung hindi, makikinig yan sa ating services live. Bakit? Inuuhaw! Hinahanap nila yung preaching na ganito. Ha? Let us not lose the fire of God in our churches. Paano tayo mag-forward? Wala na tayong buhay. Nawawala na yung sigla. Nawawala na yung excitement. Nawawala na yung hunger sa salita ng Diyos. Bakit? Kinuha na ng cellphone. Bakit hindi ka nakabasa ng Bible? Kasi lahat ng oras mo sa cellphone. Tinalakay kanina ni Pastor Ronald yan. Sabi niya natin ang assignment. Itong assignment natin ay inumpisahan ni Jesus at tayo ang magpatuloy. Until the trumpet will sound. Yung pangalawa, nakita natin kahapon, yung activity. Yung activity ng simbahan ay kailangan laging nagsusulwining yun. And they went from house to house. Yun ang activity ng simbahan. Okay naman yung basketball. I'm not against that. Ha? Kasi pag nagbabiskwitbol ako, lahat kayo, wala na. Oh, laging 3 points. Oh. Kaya pinabayaan ko na lang yun sila. Di ba? Tingnan mo, pag nagbasketball ka, ayaw mo ibigay yung bula. Ang tawag sa'yo, ano? Buhaya. Ikaw ng dribble. Ikaw ang shoot. Ikaw ang rebound. Lahat na. Pero sa gawain ng Diyos, matamlay ka. Sa basketball, hindi ka natatakot na mabali. Totoo hindi. Kahit ang daming tao, talagang magliliap ka. Bahala na kung mabali-bali. Pero sa soul winning, ang init. Oh. Amen? The activity of the work that God wants us to be a part of or wants us to perform. Soul winning. Bringing people to church. Missions conference, katulad nito. Amen? Oh! Yung pangatlong pinag-aralan natin, yung pira, the amount of wealth needed, unlimited yun. Bakit? Ang dami nating trabaho. Oh! Kaya yung magpagbibigay tayo, tinuruan tayo, una, ibalik yung sa Panginoon. The tithes. The tithes belongs to the Lord. Mayroon akong nakilala na Christian, ang bigay niya hindi na 10%, kasi tithe 10% yun eh.
yung ibinigay niya is 35% of all his income. Namumulubi ba? Wala. Pag tiningnan mo kanyang bahay, walo yung sasakyan niya. Walo. Ilan lang sila sa bahay? Apat lang. At ang mga sasakyan pag lumabas, hindi ordinaryo. May Cadillac. Yung sa iyo, Cadillac. Oh, pag tinitingnan mo, naku, may iinggit ka. Pero bakit binigyan ng tatlong bahay? Pag may mga bisita yung mga pastor, may conference, doon titira sa bahay. Walang bayad, sabi ng Pastor Brad, mayroon tayong bisita, may conference, lilinisin niya ng bahay at doon ilagay yung mga visiting pastors. Kaya binigyan ng maraming bahay. Ikaw ayaw mo. Baka masira yung misitira mo. Baka mabasag yung baso. Oh, pag nabasag, palitan. Alam mo, pag ikaw ay totoong Kristiyano, you have to be available to the work of God. Tithes lang, hindi ka pa faithful. Hindi naman sa iyo yan. Sa Panginoon yan, ibalik mo. When you return the tithes of the Lord, you are just returning the things that belongs to the Lord. Hindi naman sa iyo yan eh. Then you start giving your love offering. How much do you love the Lord? Then you start giving your love gift. Pag may mga bisita tayo, nagpipreach, nagbibigay tayo ng love gift, minsan lang nagpreach yan, mabuti sinabi hindi niya kailangan ng love gift. Ha? Di ba? Ngayon ang pastor nyo nagpipreach sa inyo. Linggo-linggo. Bakit walang love gift? Pag nag-raise naman ng love gift, bigyan natin si pastor ng love gift, oh ito, 20. Ha? Ano gusto mong bilhin ko? 20. Hindi ka natuto. Ganyan ba ang tingin mo sa pastor mo? Yung tinuturo niya, mamamatay ka na lang, hindi mawala yan. Pwede mong ipasa sa mga anak mo. Pwede mong uturo. Pag nagre-raise ng love gift, Brad, magkano sa iyo? 50, ha? 100. Pambira, sakripisyuhan mo yun. Magkano ibigay, pastor? Sakripisyuhan mo nga. Ang tanong, is he worth of it? Worthy ba si pastor na bigyan ng love gift? Of course, yes. Bawat offering every Sunday, lagyan mo, love gift for my pastor. Hindi ka ba matuwa na yung pastor mo ay laging malakas at pag nagpipreach, natutulog ka, ha? Di ba? Encourage ka, ay grabe, ha? Oo, oh, di ba? Tapos bigay ka ng ano? Faith, promise, missions giving. This coming Sunday, we are going to renew our faith promise. Sinabi ko na sa inyo many times, I started giving my faith promise missions giving 25 pesos a week. I started with that. At habang lumago, by the grace of God, the more you give, the more God blesses. Kaya ni-remind tayo ni Pablo, it is more blessed to give. The next missions conference, ginawa kong 125. Nag-add ako ng 100 pesos. And God is faithful. From the October to October, ngayon, God has been faithful. You can ask Armela and Ruslin, huh? And those that are counting the money,
every time matapos yung service natin. Hindi mo ako makikita diyang nakatayo. If there is an offering, I want to be a part of it. Wherever we go, what kind of a church we attended, even in the States. Ako, si Limel at si Ma'am Lulit, nag-offering kami. $10, $20. Bakit? Kasi nasanayan mo na. If you are not going to train yourself in giving, pag nag-offering, lagi ka lang nakaupo. And by the grace of God, October last year, and October ngayon, God never fails. Si Ma'am Lulit, ang mission giving niyan is 2,500 a week. My giving for mission by the grace of God is 5,500 pesos a week. Limuel Jan is 1,300 pesos a week for missions. And God never fails. That's why I can preach hard on giving. Why? It's not just about preaching. It is about doing it. Pinabayaan ba kami ng Panginoon? Wala. Kahit sa pandemic. Ikaw, tanuhin mo yung sarili mo. Kumusta? Ha? Paano tayo mag-go forward? Pag nag-stop tayo sa giving natin, how can we run the jeepneys? How can we feed the workers? How can we build this building? Alam nyo, pag hindi tayo magbibigay, itong mga posti na yan, maging ano lang yan? Hanggang lang yan lang yan. And every time people passes by, they will just, sige, sugo, di magkatapos. Ha? And we are putting the name of our God in vain. Akala namin yung buhay Diyos nyo buhay. Akala namin, ha? Now let us show to the world that our God is alive. Buhay na buhay yung Diyos natin. Ikaw, nag-commit ka last year, 50 pesos a week, pag-umpisa lang, tapos tuloy-tuloy, wala na. Kaya kung ganun ang ginawa mo sa ha sa buhay mo, what you sow you are going to reap. Kaya pagdating sa amount of wealth, unlimited 'yun. Do not stop. Ako kasi pina-practice naming pamilya yung seed offering. When we have a need, if I have a need, I have to plant a seed. That is a seed of faith. Nagbibigay ako, pag tinitingnan mo yung offering ko, there is always a seed offering. Why? Because I am asking God for something. Oh. Kaya hindi ka man nagbibigay ng seed offering. Tight pa lang, wala ka na. Ninakaw mo na. Oh. Paano ka pagpalain ng Diyos? Challenge naman ng Panginoon niya sa Malakay chapter 3 verse 10. Sabi ng Panginoon, prove me now. Subukan mo ako. Prove me. Alam niyo ba na maraming mga simbahan, pag sila po'y nagpe-first fruit, pambihira. Saan kayo kumuha ng pira yun? Kuminsa tiningnan ko yung offering ko within 1 year. Sabi ko, saan kayo galing ito? That's the wonder. That's the wonder. Parang hindi ka magpaniwala, pero totoo. Oh. Pag
tingnan mo ang offering. Totoo ba ito? Ha? Ganito lang yung sitwasyon natin. Wala namang milyonaryo sa atin dito. Ha? Pero yung Diyos natin may-ari ng lahat. He is the source of everything. Lagi kasi pag sinabi ko yan, I would like to challenge you, try God. Sana ko kumuha last year yung giving ko, kulang na lang lang 5 piso, magdalawang milyon in 1 year. Sana ko kumuha ng pira. Drug lord ka naman eh, ha? God allowed me to give. 5 pesos na lang yung kulang, Pastor. 2 million yung giving. Kasi pag binigyan ako, binigay ko lang yan. Ang mga anak ko labing sinasabi pa, mag-save ka naman sa sarili mo. Bakit? Pag nag-save ka, sabi ng Panginoon, o bigyan kita ng sakit kasi nagsisave ka eh. Ha? My God will take care. Oh! Itong year na to, may goal ako na mag-i-exceed yun. Mag-i-exceed ba? Yes. Kita ko na eh. Sabi ko, Mila, Mel, kumusta Mel? Pastor, laki na nito ah. Bakit? Ha? There is no limit in giving. Because the more you give, the more God blesses. Nakakahiya ka naman, mag-drive ka, sakay-sakay ka sa Raptor. Pagkatapos sabi ng Panginoon, ay naku, magnanakaw naman ito, ha? Pinabi ko kay Julie, gusto ko i-treat yung mga workers after the conference. Tingnan mo kung may bakante. Wala, November 1 eh, mabuti yung kalag-kalag. Dalhin ko sila, dalhin namin sila ni Mrs. ano, sa ano daw doon? Hindi. Floating cottage. Yung floating cottage. Oh, magkano'ng rental? 9,000. Sabi ko, i-raise ko yan. Bawat tao, 40 pesos yung environmental. Yung pagkain pa. So, abot naman 20,000. Ano yung 20,000? I-compare mo sa labor nila. Gabi na ako matulog. Naghuhugas doon sa pinggan. Naglilinis pa. Nagsusulwining pa. Nagdala ng bisita. Pag binayaran mo yan, sobra pa. Kaya dalhin mo yan sa dagat. Floating restaurant. Doon sa may white sand. November 1, maliligo tayo, ha? Oh, 50 people eh. 50 katao. Tapos mag-budo fight kami, ha? Lagyan ko nito ng maraming dahon ng saging. Tapos puro talaba, ha? Hindi, pagkain yun. Ang joy na ibibigay mo sa kanila, hindi mabayaran ng pira yun. November 1, managkota. Julie! Ha? Hindi naman natin pira yan eh. Yung tao nga, pag nagsusugal, hindi natatakot matalo. Sa ministry, walang talo. Amen! Ngayon, punta tayo sa tatlong interaksyon. Ako, hindi ito matapos talaga. Ha? O, dagdag natin. O, tingnan natin. Pangapat, the availability and the advantage of the workers that will do the job. Ha? O, pangapat, availability. Ang problema kasi, hindi ka available. Potential ka. Ang ganda ng busis mo.
Yung iba nga dyan kumanta. Maririnig naman natin ang special number yun. Hindi naman nga natatakot. Love me with all of your heart. That's all. Tingnan mo yun. Ang nagpa-practice sila, talagang ang lagas ng drum. Ikaw talagang potential ka. Hindi ka naman available. The availability and the advantage of the workers that will do the job. Ano yung advantage natin? Apat. One, write this down. Ha? Tingnan mo advantage natin. Alright. The first advantage that we have is that we have the authority from God that was given through the local church. Ha? Tayo po'y humayo, mayroon tayong authority. Saan galing yung authority natin? Nabigyan ng Diyos, ha? Sa local church. Galing sa kanya eh. Sabi niya, all power is given unto me. We have the authority. Anytime matakot. Hindi ngayon natatakot yung ibang mga ngaral na mali naman yung ipinangaral. Mayroon dyan nagpipreach. Yung kumukuha ng upiring ang layo. Di ba? O tayo. Tama yung mensahe natin. Ang problema, hindi ka naman available. Puro ka kasi busy. Wala ka talagang time. Busy ako, pastor eh. Brad, sama ka sa winning. Si, sama ka ng winning. Busy, pastor eh. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin, yung availability natin. Bakit? May advantage na tayo. Ikumparar mo sa kanila. Dahil yung advantage natin una, may authority tayo. We have the God-given authority that was given by God through the local church. Amen? Pagbasahin pa natin bersikulo dyan, lagi tayong tatagal. Pangalawa, we have the power of God through the ministry of the Holy Spirit. Di ba? We have the power of God. Kaya ba naniwala niyan? Yes. We have the authority. We have the power of God. Kaya pag tumayo ka, magtaka yung tao sa'yo. Kilala ko yung dati ah. Lasinggiro niya. Hanggang ngayon. Hindi ba nakita ka niya? Nagtaka siya. Bakit? Elementary lang yan. Paano makapag-preach yan? Because of the power of God. Amen? Biro mo kanina nang tinitingnan ko lang si Pastor Ronald at si Pastor Jeremiah. Pambihira ko nito naligtas. Mga komunista ito eh. Pero ginamit ng Diyos. Ano tingnan mo? Pag hindi ka naligtas, saan ka? Kung hindi ka iniligtas ng Diyos, sigurado yun. Nasa kasino ka. Nasa ilimnan ka, inuman ka. Praise God, God save us. Now we are holding the powerful book. Amen? Yung tinabi ni Pastor Ronald kanina, kahit sino, ma-general man, ma-janitor man, mamayaman man, pobre man, tatayo ka, mag-preach ka, makikinig yan. When I was preaching in a church, sabi ng pastor ni Rachel, kinausap niya ko, Brother Ruiz, are you available tomorrow? Why? I will invite you to eat. Do you like Cracker Barrel? I said, yes. So punta kami, kumain kami. Sabi sa akin, Brother Ruiz, you tell me your story. Ano yung story? Yung malaala mo kaya? Sabi niya, you tell me your story. How did you get saved? How you end up in the ministry? Oh, sinabi ko, pambira tumulo yung luha niya. Hindi naman siya nawa. Yung parang hindi siya makapaniwala na ang ganitong tao na galing ng asyenda, sugarul, ay iligtas ng Panginoon baguhin. Alam niyo, pag hindi ako naligtas, kahit siruplano, hindi ako makasakay.
kay niligtas ako ng Diyos. Lilipat ka, sabi ng Panginoon, ilipat kita. Oh. Mula Manila, papuntang Incheon, Korea, then from Korea to Atlanta, and then from Atlanta to North Carolina. And then from North Carolina, may naghihintay na siyang sasakyan. Oh, hindi ka naligtas. Kahit sa Cebu Pacific, hindi ka kasakay. Lumipad kami. Nang doon kami sa itaas, tiningnan ko yung panganod, sabi ko, the heavens declare the glory of God. Lord, salamat. Sabi ni Ma'am Lulit pa, nag-pray ka na, yes, every time, akyat pa lang kami sa aeroplano, we thank God for the blessing. We thank God for the opportunity. We thank God for everything God has done. Yung mga bata ko dati na mag-umpisa, tumatakbo lang yan sa simbahan. Wala pang sinilas. Sino maniwala na makapamirika yun? Sino maniwala nga makapag-asawa ng mga, ha? Pag mag-faithful ka lang, God will do something you cannot believe. I-high school ka pa lang, ang yabang mo na. Pag-college mo, ang lakas ng hangin mo. Ha? Nang mag-profesional ka, nakatrabaho ka lang, ayaw mo nang maglinis sa auditorium. Kailangan tatawagin ka talagang, good evening, general. Ha? Wala. Pag na-search ka, you have to think, you're a member of the church. Do not bring your profession over here. Huwag mong dalhin ang profession mo rito. Kasi pag dinala mo yung profession mo dito, magmayabang ka. And the way you look at other people, sasabihin mo, mas professional ako. No! Sabi sa akin, you tell me your story. Umiyak eh. Umiyak siya. Sabi sa akin, Brother Ruiz, Sunday is Father's Day. Could you preach? Biro mo yon taga-Sinda, ispading yung dala. Tapos tatayo ka, puro puti. Most of the members are soldiers. Tatayo ka, puro puti, ikaw ang iti mo. Oh. Pambira, sabi ko sa Pinoy, Lord, what a privilege. What a blessing. Biro mo, Pilipino ka, yung English mo hindi naman klaro. Sabi ko sa kanila, I want you to know that I will be speaking a Filipino English. Magsiling ka Pilipino English, tigana mo. Ang pronunciation natin, budlensya, what? What mo karon? I preached. And the first person that came forward was the pastor of the church. Followed by the members, the altar was filled up with people. Oh, hindi ka naligtas. Makatayo ka ba doon? Hindi. Alam mo, pagligtas ka, mag-faithful ka lang, ipopromote ka ng Panginoon. Sinong maniwala na si Joseph ay ipinagbili lang? Pag tinitingnan mo, wala na kanyang buhay. Ipinagbili. Nailagay sa bahay ni Potiphar, pinagpala, nagalit yung demonyo, nakulong. Pag tinitingnan mo, tapos na, but God has something being prepared. Kaya faithful ka lang. Faithful lang. Then Joseph became the governor of Egypt. Wow! Sino makapaniwala? Na yung taong pinag-inita ng kanyang mga kapatid,
kanyang panaginip. His brothers hated him. Even his parents cannot understand when he said that the moon and the sun magbow down sa kanya. Alam nyo, pag i-share mo yung burden mo, i-share mo yung dream sa ministry, sabi ng iban, tikalun. Ang yabang. Yabang. Hindi naman yabang yun. Panginoon yun eh. Pag ang Panginoon ang kikilos, masya ka. Hindi ka makapaniwala. Tapos ako mag-preach doon, sabi ni Rebecca, pa, our pastor, Pastor McNeese will call you in Maryland. Bakit? He wants you to come and preach. Piro mo yun? Yung kanilang church, ang property lang ay siguro kung sa atin, mga 7 hectares. Ang mga parking area lang, terrible. Ang building ang laki. Kinausap ako ng pastor. Brother Ruiz. This is Brother Ruiz. Yes. Yeah, this is Pastor McNeese. Sabi niya, yeah, we are so blessed with your son-in-law and your daughter with their testimony. They told us they graduated in the academy using the AC curriculum. Is that true? Yes. As a matter of fact, we have 5 girls and 1 boy. Sabi niya, I would like you to come and preach. Grabe, Pinoy tapasiro. Magtitingnan, wala mo to. Lasing giro, mag-preach ha? Kasi pag ginawa ka ng Panginoon ang buhay mo, something happens to you. So, nag-travel kami, sabi ni Rio Norbica, pa, mag-rent kami ng kutse, auto, yung nag-rent sila ng car. For 5 days, nag-travel kami. $380 aside from the fuel. Oh, travel kami from North Carolina to Maryland, that's 7 hours and a half. Straight driving. Titigil ka lang kung kumain, umihi at magasolina. Nag-drive ako ng 2 and a half hours. Sabi ni Limuel, pa, ako mag-drive, delikado man ka mag-drive. Uy, ako lang, ha? Kung siyempre tigulang ka na yung mga reflexes mo. Siya nag-drive, tulog ako. Pagdating namin doon, in-invite kami ng pastor na kakain para makilala, nag-fellowship kami. At nag-preach ako. Another opportunity. Pag hindi ka naligtas, hindi ka tinawag ng Panginoon, saan ka? Larga, hari, kuruna. Ha? Walang magbabago sa buhay mo. Panginoon lang ang magbabago. Kaya, kailangan kang maging available. Bakit? Because of the advantage that we have in Christ. Sayang ang advantage natin. Mayroon tayong authority. Mayroon tayong kapangyarihan. Pero hindi nagagamit. Amen? Ano yung pangatlo? We have the protection of God. Walang mangyayari sa atin pag hindi inaalaw ng Panginoon. Alam mo niyo ba yun? Oo. Oh, kahit si Satanas nagpaalam sa Panginoon na galawin niya si Job, if God will not allow it, no! Don't touch! Oh, sabi naman, okay. Sige. Huwag mo kunan yung buhay niya. Because I want you to know na kahit anong gawin mo sa kanya, maglilingkod at magsamba pa rin sa akin yan. Eh, kuminsan, natutuwa kasi yung Diablo. Kasi pag ginawa ng Diablo, may ginawa siya sa buhay mo, ay sumama ka. Totoo yun eh. Pag sinabi niya, mag-quit ka na, huwag ka na magsimba, sabi mo naman, praise the Lord. Ganda ng advantage natin, di ba? Oh,
pag tayo lang, walang mangyayari. Kaya we have to go forward. Why? Because we have the authority. We have, iyan mga advantage natin eh. Pagtatapusin natin isa-isa yan, totoo naman yun. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi tayo pabayaan. Kami ni Ma'am Lulit na mag-umpisa, grabe. Puro kami may trabaho. Kaya si tatay, yung binan ko, lagi yung sinasabi, mga siraulo kami. Bakit? Si Lulit, profesional naman. Ako may trabaho naman. Ngayon, mamilimos kami. Namimilimos na eh. O, nagpulo pastor, tapos hihingi ng pira. Hindi naman kami nanghihingi ng pira, siguro yung offering. Pag nag-offering ka ng 150 pesos, hindi ka makapaniwala, buong linggo, buhay kayo. Di ba? Oo. Pag nag-offering ka ng 5,000, buhay ka pa rin. Pag nag-offering na ng 20,000, lalo kang kabuhay-buhay, ha? Oo. Kasi wala naman tayong bisyo. Ang bisyo lang natin ay ano? Kain, kaya BBC, bisag busog kaon, ha? Oh! Then comes the assurance that we have in Christ. Ang ganda noon, di ba? Oh! May assurance tayo na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Just be true to your commitments and to your calling. Huwag mong ipagbili. Just be loyal to the Word of God. We ought to be loyal to the principles of God rather than people. Amen? Kung minsan may mga missionary, I would like to speak on the missionary. Pag na-organize kayo, kailangan ang respeto nyo sa local church nyo, ganon pa rin. You have to ask a council. Katulad ng mga ikinakasal, na kahit may pamilya na kayo, pag mayroon kayong desisyon, you have to consult your parents. Misa ka alam mo kasi, organize ka na, kahit sinong tao samahan mo. No! And that is what I really respect for the product of CBBC. Christian Bible Baptist Church. Alam nyo ba yung mga CBBC? Pag hindi si BBC yan, hindi magsimba yan. Hahanapin talaga yan. Ngayon, mga Baptist, kahit sino, kahit Presbyterian, pasok. Ha? You have to learn that when you do decisions without even the counsel of your pastors, even though you are organized, you hurt your pastor. Wala ka sa misyon kung hindi sa local church. Kung sino yung pilosipan ng pastor mo, yun ang pilosipan mo. To protect and preserve the work of God. Hindi kayo organize ka na. Bahala ka na. You are wrong. You are wrong. Mali yun. Kaya that is one of the heartaches of many organized yung mother church. Bakit? Pag na-organize, sumama na sa IBMA for the purpose of going to the States and raise money and build buildings. Tanungin mo si Dr. Gisaba. That is one of his heartaches in the ministry. Nagpa-organize para maka-join. Kasi pag mission ka, hindi ka pwede ka-join. Hindi ibig sabihin na tumutulong yan. Tingnan mo muna ang doktrina. Dig your own will. Sana organize ka. Hindi ka naman bumisita sa home church mo. Hindi ka na nag-share.
Your mother church has the reason to rejoice with your blessing. Dahil wala ka sa gawain ng Diyos, wala ka sa misyon, kung wala ang mother church mo. Kaya warning sa mga misyonaryo, huwag niyong ipagpalit ang home church niyo. Kahit sino pa yan. Kahit sino pa yan. You have to be loyal, number one, to God and to the church where you belong. Kung saan ka galing, yan din ay na-appreciate ko sa mga produkto ng Project 8. Di ba, Pastor Ronald? Pagtanungin mo yan, mga Project 8 yan, maraming nagkikriticize kay Attorney Arias. Pag nalaman nila nagkikriticize yan, hindi yan sasali. Totoo yan, Pastor Jerry, di ba? Kaya meron sila. Ganon din sa atin. Huwag mong sabihin, may problema sa kanya, sa inyo yun. No, you're a part of it. Kaya mali yung prinsipyo mo. Kailangan ang magandang relasyon ng pastor at ng misyon hanggang ma-organize ka. Katulad din sa pamilya, pag ikaw po'y nag-asawa, huwag mong kalimutan ang nagpalaki sa'yo. Alam nyo ba na pinagpala si Pastor Joey Sauco? Si Pastor Joey Sauco, alam nyo ba pinagpala yung Pasay? Na kahit ano nangyayari sa kanyang pastor, but the loyalty is there. They supported still their pastor na hindi nalilang pastor ngayon. When I was there, it was 50,000 pesos a month. Ngayon is 120 pesos a month. Support sa kanilang pastor. Sila ang bumili ng bagong sasakyan na Fortuner. Kaya pinagpala sila. Pabayaan mo yung kasalanan niya. He's going to answer that to God. But your responsibility is to love your pastor. Amen? Isa lang pastor mo. Katulad din sa bahay, isa lang yung ama mo. Ilang ama niyo sa bahay? Tatlo? Ha? Sinong papa mo? Anong gusto mo malaman? Ang number one, number two, number three? Isa lang yung tatay natin. Isa lang. Kaya wag mong ipagpapalit. Kahit hindi mahusay ang mag-preach. Ha? Kahit dihado yan, mahalin mo pa rin yan kasi nasa ministry ka dahil ginamit siya. Di ako nagalit ha. Nasuko lang. Then the last one is the accountability. The accountability that we have. Alam nyo ba, pag hindi natin ginawa yung assignment natin, pag ang tao ay namatay, na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, their blood will be required in our hands. If you are in an area, let's say, Sagay City, and you are not proclaiming the gospel, and you are not winning souls, pag ang tao ay namatay, sasagutin mo yan sa Panginoon. Kaya, ginawa natin ang lahat na magagawa natin for one purpose, ng tao po'y makarinig ng salita ng Diyos at maliligtas. And that's the purpose of the live streaming, and that's the purpose of the radio ministry. Why? Hindi natin pwedeng mabisitahan ang lahat. Pero through the radio and the live streaming, people can watch and hear the gospel. Attorney Arias pay, nagbabayad ng 40,000 pesos a month para lang may pamahagi ang salita ng Diyos. Alam niyo? Tayo, magkanong binayad natin? Wala. Liban lang sa kuryente bago magamit. Pero alam niyo ba, ang kapalit niyan ay kaligtasan ng kaluluwa. Ako, pag nagawa ko, matapos ako mag-preach, I have to thank God. Sabi ko, Lord, salamat sa araw nito na ipamahagi ang salita mo.
I do not know how many people are watching. I do not know how many people are listening. But the good thing is, God has given you the opportunity. Dahil may accountability tayo. I am accountable for the people of Sagay City and the neighboring places. That's why our goal is to have more vehicle, more tricycle, more volunteer workers to help us reach out. Kasi hindi habang panahon, malakas tayo. Kung minsan, may mga sakit din mga batsyek simulawas. Sakit katawan mo, sumasakit din. Kung minsan, dati yung lakad mo, ha, talaga nagkaganon. Kung minsan, gumaganon ka ng lakad. Pero, the joy in our heart, it cannot be explained. When God gave us 281 visitors in the morning out of the goal of 350, ang bira sabi, wow. Tiningnan ko yung building, 1,400 capacity, sabi ko, kaya pala. Halimbawa, may 100 people ka sa church. Magdadala lang ng dalawang bisita yun. 200 na eh. Halimbawa, magdala ng tatlo. Ha? 300 na. Magdala ng lima yan. 500 na. Pag hindi lang dala, hindi wala. That is how simple it is. Kaya every member must be committed to bring 1, 2, 3, or 4 visitors every Sunday. Alam nyo, yan ang makapagbigay kagalakan ng Panginoon. When God is happy, He will bless you. He will bless us. Kaya marami mga tao hindi makapaniwala sa ginawa ng Panginoon. Sino ba tayo? Ha? Kung si David pa, Lord, sino ba kami na magpagbigay kami ng ganito? Lahat ng mga bagay galing sa iyo eh. From 1 Chronicles chapter 29. Oh. Galing naman sa iyo lahat ng Lord. Alam niyo ba, marami mga tao may pira, pero they have invested their money in the wrong thing. Pag nag-invest ka sa business, malulugi ka. Oh. Pero pag mag-invest ka sa gawain ng Panginoon, only eternity will tell. Doon, ha? Doon sa itaas. Oh. The accountability. Ito lang tanong ko, isa lang, isang bagay, yung punto na natin. Ha? Points, ha? Tapos na ako. Okay. Alright. Now, let us look at the biblical pattern of the divine purpose. Okay? We'll be dealing on the pattern of the divine purpose. Okay, ito, number one. Ilagay ito. Ito lang, verse one. The Lord's ministry must be continued and must be biblically supported. Yan ang point number one yun. Okay? Yan ang pattern. Pag sinunod natin yan, ha? Lalago ang gawain ng Panginoon. The Lord's ministry. Ang ginawa ba natin ay ministry ng Diyos? Sagot. Yes. Yung bang pagsusulwining, yung bang jeepney ministry, yung bang Sunday school, ministry ba yon? Ng Panginoon? Alright. So the first pattern is, the Lord's ministry must be, ano? Anong continued? Stop natin? Anong continued? Itutuloy natin. Pastor, pandemic! Wala munang missions conference! Uy, kapatid, mali ka. Itong missions conference, programa ito ng Diyos sa local church niya.
Huwag natin itong alisin. Because the heartbeat of God is mission. Mission is the heartbeat of the church. Missions is the health of the church. If you want the church to be healthy, mag-mission. Pastor, yung sinusuporta natin, hindi naman nagsusulwining, pabayaan mo. Ang trabaho lang natin mag-support. Pag hindi nagsusulwining yan, aalisin ng Diyos yan. We are just entering into their own labors. We are just partners in a ministry. Tahimik yata. No, pag hindi kayo mag-imin, matutuloy ito, ha? Oh, lago talaga, lalo itong tutagal. Pero pag mag-imin kayo, masabihin ko na, in closing, ha? Ako, madali ako masaktan eh. Lalo pag ang membro ay nag-absent, nasasaktan ako. Bakit? Kasi nakikita ko, hindi ka interesado sa spiritual life mo. Kasi nakikita ko, you do not care about the ministry. Totoo ba yun? Kasi pag ang membro ng simbahan ay talagang he cares for the heart of the pastor, he will be there, rain or shine. Sa hirap at kinawa, nandun ka. Because you want, huh? You want to be a help and a blessing to the man of God. Mission is the health of the church. Kaya yung church, pag walang mission, unhealthy yun. Unhealthy. May sakit. Anong sakit? Kuripot. Anong sakit niya? Dalok. Anong dalok? Kapatid yun sa greedy. Ha? Pastor, maliit lang yung offering namin. Still, you can be a part of missions. 25 pesos. 50 pesos. Suportahin mo. Oh. Support ka. Support. Pastor, hindi nagsusuluhin niyo. Pabayaan mo na. Share ng mano eh. Ha? Share na maghihirap. Alam mo, pag ikaw ay missionary o pastor man, pag hindi ka liborious sa gawain ng Panginoon, one day you're going to suffer and your family. Yung anak mo ay hindi yan manatiling maliit, lalaki yan. Oh. Paglaki niyan, anong mangyayari? Someday they will have a heartache for the ministry and they do not want to be in the ministry. Why? Kasi inexperience nila kahirapan lang. Hindi naman tayo tinawag ng Diyos para maghihirap. Tinawag tayo para mag-enjoy. Di ba? Minsan lang yun. Dati, yung sapatos ko butas pa. Tapos, pag-galing ko ng bisitisyon, dalawang sapatos ko, isang pang-bisit, isang pang-preaching. Sunday, yung pang-bisit ko, may butas na. Lagyan ko lang ng karton. May naka-prepare na, ilalagay mo na lang. Pag-bisit ko sa squatter area, nakatapak ako, nako, pumasok na naman. Pag-uwi, walang discouragement, lagyan mo naman ng karton. Hindi rin mananalo ang jablo. Ha? Tuloy pa rin ang karton. Ang daming karton. E ngayon, hindi na lang isang sapatos. Binigibigay ko na lang sa mga people, sa mga workers. Sabi ko, Angelo, kasya sa iyo yan? Hindi pa naisukat, kasya, pastor. Ha? Kahit sino ang liit ng mga paa, pag sinabi mo, Marbe, ikaw pastor, nakakari yan. Remark, Mr. Lito, I give 13 of my shoes. Huh? Anuin ko naman yung 3 sing sapatos. Alam, magsapatos ka nang.
Tapos palitan na naman. Nang dumating dito si Jemima pa, bibilang kita ng sapatos. Hindi na. Sapatos. Alin? Ito lang. Tinignan niyo. Hindi, walang mo lang tingnan yung presyo. Dali mo sa akin. P7,000. Yung ako, pag sapato, 7,000, bibilangin ko ng siminto. Ha? Kaya pag magbigay yung mga anak ng pira, sabihin na pa, hindi sa siminto yan. Sa'yo yan. Hindi kabilya, sa'yo yan. Kasi yung mga anak ko, eh, pag may pira ako, tawagin ko na kasi Marvin, Marv, siminto, ha? Kasi yan ang pitik ng puso ko. Ikaw pa, binigyan ka ng pira. Yeah! Isim, ha? Mayroon mo? Sa ministry, depende kasi yung kaligayahan natin kung saan yung treasure natin. Where your treasure is, there will your heart be also. Alam nyo ba na hindi ako umalis dito? Tanungin mo mga membro. Makalis lang ko dito kung magpa-check up kami ni Mrs. O kung may bibilhin. Pero araw-araw nandito ako. Bakit? I love this place. Hindi pa rin kami tumitigil sa pagsusul winning. Why? We are not satisfied with what we have done. Ang dami pang mga taong dapat iakay. Ilan bang tao sa sagay? May 180,000 na tayo dito? 200. Ilan na? To? Ilan na to? Sinalin? Na sinalin? Julie, ilan na tayo dito? Sa sagay? We have 25 barangays. Ngayon, ang hilo, asa siyang hilo? Pwede ka na mag-iriya sa lugar mo. Bakit? Simentado na. Ang tay-tay tapos na. Ilang tao sagay? 200? 1,000? Dati, 70 lang. 80. Kasi maraming mga mag-asawa sa baybay, taglabing dalawa yung anak nila. Kahit dumami. Dami ng tao. Ilan doon ang naakay natin? Ilan doon ang nakarinig ng salita ng Diyos? Kunti lang. Paalis ka pa. Lahat ng conference, may listahan ka. Piliin mo lang yung may makukuha ka. Pag sinabi niyo, kumusta ang conference? Bigaw. Bakit? Walang refund. Ay, pambihira. Akala mo bigaw yung preaching, di pala bigaw. Mahina yung conference. Bakit? Wala kaming natanggap . Walang refund. Wala man ng kahit ano. Hinintay mo yung last night. Naka-excited ka na. Ito na! Ngayon! Ha? At sinasabi, pagpalain kayo ng Diyos, goodbye. Ha? Tapos uwi ka. Pigaw kayo . Why wag nga conference? Pagkapigaw nga conference, ha? Why get pigaw kayo ya? Nga pigaw aw? Kumusta minsay? Minsahe man lagi mo. Why get ha? Pero pag uwi mo, kahit wala kang natanggap, sabihin mo, challenge ako. Challenge ako. Pambihira. Ang ganda naman na narinig ko, maganda yung nakikita ko. Bakit? Bahala na walang ibigay. Challenge na ako . Pero may maganda pa rin may ibigay. Di ba? Brad, kumusta ang conference, Brad? May laway ka na gatin, pigaw. Di ba? Sayang yung panahon ko doon.
Bakit ano bang ginawa doon? Ano bang ginawa doon? Nag-chichis ako. Umati ka na. Di ba? Dito magpipilosip, enjoy your time, di ba? O, pa nakarinig ka ng salita ng Diyos, isusulat mo. Titingnan mo kung ano yung mga bagay na maka-challenge sa'yo. Baka bandira. Ay, ito, matcha-challenge ako dito eh. Bayang mag-iilip. Oh, kunin mo yung magagandang bagay na makatulong sa inyo. Kaya huwag kayong matulog. Alam nyo, sa conference, para mag-enjoy ka, pagtapos ng conference, huwag ka agad hihiga at ganun. Take time to fellowship. Ha? Take time. Ako, naghihintay ako, gusto ko mag-fellowship sa inyo. Pag hinahanap ko, wala na. Katatapos na ng pandemic natin, 3 taon di tayo nagkita. Pagkatapos nandito ka, kagabi natulog ako, 11:20. 11:20, I woke up at 4 o'clock. Nakita ko na dito si Pastor Andrew sinusurbi na. Binilang na itong mga puste. Ba, Pastor, hindi yan ipagbili, ha? Tapos doon kami, nagsusurbi. Ang ganda! Yung iba, pagkatin ng conference, maganda yung nakatulog tayo ng maga. Di ba? Yung walang mangyayari, huwag kang matulog. Let us fellowship! Biro mo, bumili ako ng 300 tinapay. Tatawagin ko pa. Kape kayo! Eh, wala eh. Yung iba nakahiga na, parang susukata na lang yate. Ay, nako. Fellowship tayo. May mga malls kami dito. Pili ka lang anong gusto mo. Sagay Mercado, nandun. Di ba? Ang ganda. Oh, kayong mga yung mga asawa, yung mga babae, mapilosip kayo. Pag nagpipilosip kayo, yung sasabihin nyo, ilan yung anak mo? Dalo, dagdagan nyo. Ayun na. Dadami yung attendance nyo. Ha? Di ba? Eh, aalis agad, tapos tulog na. Kumusta ka? Murag agad karabaw ba? Ha? Oo, oh, gumano yung karabaw eh. Ayaw niya na mag-missionary. Bakit? Delete yung support mo. Di ba? Take time to fellowship. Pagkatapos nito, pagkatapos kain, fellowship kayo. Fellowship tayo. Yung may mga tanong ka, hanapin mo yung nakasmile. Huwag mo hanapin yung nakasimangot. Di ba? Pag negatibo sa ministry yan, huwag ka dyan. Doon ka sa positive. Oo. Oh, you can learn something out of it. Kaya pumunta tayo dito dahil may gusto nating ma-encourage. Ako, I'm always available. Nandyan lang ako. Oh, fellowship tayo. Okay? Kumbisa, inahanap ko, sana si Juan. Dadaan ako dito. Tingnan ko muna sa kwarto. Silipin ko, naku, nakatihaya. Nakanganga na. Oh, kulang na lang funeral service eh. Wag! Wag! It's time to fellowship. 4 na araw lang ito. Oh, sagad-sagarin mo na. The Lord's ministry must be continued. Hanggang kailan? Hanggang maghuni yung trumpeta. And must be biblically, supported. Pag sinabing biblically supported, kailangan lahat ng giving, ituturo natin. Dito kami, sa biyaya ng Diyos, ang daming collection, I'll tell you.
maraming naniningil. Yung mga Bible student naniningil. May sponsor yan. Oh, nakatayo na yan. Tapos may mga commitment. Oh, yung commitment mo, yung ibang membro nakatayo na. Yung commitment ko ha. Ikaw, yan, Tapos may naniningil naman. Ano? Sular, ha? Sular na naman. Tapos dumating si Roosevelt at saka si Angelo. Mano ka? Siminto, ha? Bagal. Dumating si Roosevelt. Motor. Remark, motor. Dalati naman, lupa, yung luti. Ilan kayang givings natin dito? 30 yata, no? Kaya huwag kang magpamimbro dito. Mayroon pa yung mga dili. Yung mga dili pa yan. Preparasyon sa aming mga bakal, yung angle bars. Itong building dito, kita mo ang laki nito, by the grace of God, debt free ito. Yung mga tao niyan, pag natuturuan, magbigay yan, kahit anong, ha? Kahit yung maliit na income nila, pag natuto yan, kung saan yung puso nila, doon sila. Marami pa dito. Maintenance pa. Yung insurance ng pastor. Hindi, buhay-buhay pa pastor, wag yan. Ha? Hintayin natin muna si pastor na matigok sa kanya magbigay. Ha? Pag ganyan ang ugali mo, pag ako'y namatay, kalagunta kaya. Pagkagabi, doon ako sa bahay mo. Ha? Uy, ala, si pastor ba ni? Namatay ko, kaya huwag ka naghatag, ha? Karoon na. Hindi ka na makatulog, susindin kita. Alam niyo, pag naintindihan na natin church, ang saya ng church. Di ba? Saya. Bakit malungkot ka? May problema ka eh. Oh. Get involved in every ministry of the church. Get involved. Excited ka palagi. Pag Linggo, wala ka nang iniisip, simba na lang. Wala na. Wala na. Every Sunday, dito pag Wednesday, 300 pa rin kami. Wednesday evening, 276 to 300 people. Bakit? Natutong magsimba yan. Yung church, puntahan mo ng Wednesday, wala na. Dito, by the grace of God, bukas makikita nyo. May conference dito, yung mamimbro kasi, iwan ko, pero nandito naman sila. No. Kasi nagagalit ako dito pag absent ka eh. No. Nagagalit ako. Bakit? Kasi pinag-aralan ko yung pinag-preach ko. Niluluto ko yan pagkatapos binigyan ng Panginoon ng talagang, ha? Yung lasa, pagkatapos ayaw mong kumain? Kaya malnuris ka? Pagdating ng giving, wala ka? Bakit? Unhealthy ka kasi. So dyan lang muna tayo, number one. Yung divine purpose, yung pattern. Ang pattern ay, the Lord's ministry must be continued. Huwag nating stop, kundi continued. And must be, para matuloyan, must be biblically, ano? Supported. Pag tiningnan mo yung giving nila, nako, wala lang dito yung giving natin. Kasi yung giving nila, they sold their lands and houses. Hindi lang minsan nangyayari. Many, many times it happens. Kasi pag natuto ka talagang mahalin yung ministry, pag may pangailangan yan, hindi ka na magdalawang isip, magbibigay ka na agad. Amen? Oh, diyan lang tayo, mag-isip tayo. Ha? Let us examine ourselves tonight.
Do you want to be a part of the Lord's ministry na para makapagpatuloyan hanggang darating ang ating Panginoon? Amen? What a blessing. O tayo tumayo. Panginoon, salamat. Lord, we thank you for the word of God. We thank you for the privilege we have. Lord, ngayong gabi, please speak to the hearts of your people. Help us to be revived. Help us, Lord, to be challenged. And help us to be in the right place of your ministry. Bigyan mo po kami ng revival sa aming buhay na para huwag namin sayangin ang aming oras at panahon sa mundong ito na wala kaming ginagawa. Lord, we want to be productive in our Christian life. We want to be growing. We want the ministry that you have entrusted to us na nalalago at maraming kaluluwa ang maligtas at maraming ministry ang ma-establish sa gawain mo. Bigyan mo po kami ng talino at kapangyarihan. Just come. God is speaking to your hearts. You come. You come. Lord, we thank you for the privilege that we have tonight. Salamat sa banal na Espiritu, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa Missions Conference na ito. From the first night until tonight. Now Lord, we look forward for another day of the Missions Conference. Empower mo yung magsasalita bukas. Supplyan mo ang pangangailangan sa conference. Help us Lord to do our best for this Missions Conference that we can be a blessing to the pastors and missionaries and their wives that have attended. May your name will be glorified. May your name will be lifted up. Continue to provide the needs of your people. Protect and preserve your people. Help them, Lord, to grow in their Christian life. Bless them and their family. At lalo na yung mga lingkod na nandito dito. Thank you, God, for friendship. Thank you, God, for the time that we can fellowship. That tonight, Lord, please, help us that we can enjoy our time because it is just very fast. Tomorrow is Wednesday. Then comes Thursday. What a joy that we have. Itong joy na ito, hindi naman may bigay ng mundo, hindi naman ito mabibili. But we thank you, God, for the short time that we have that we can fellowship together around the Word of God and we can be a help and a blessing to the life of other people. Bless every decision that has been done. And Lord, we just give you all the praise in Jesus' name. Amen. God bless you. The people said, Amen. Amen. Praise the Lord. Tindog tanan palihog. Everybody please stand in your hymnal. Song number 5, All Hail the Power of Jesus' Name. Page number 5, song number 5 in your hymnals. Alright, verse 1, everybody sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth their royal diadem and crown him Lord of all. Amen. Bring forth their royal diadem and crown him Lord of all. Last verse. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown.
request Pastor Ronald to pray for the electricity offering. Amen. Sing, I'm giving. Everybody sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. So tomorrow, I want you to pray for Pastor Yumi, the pastor of Christian Bible Baptist Church in Hinigaran. Amigo din ato, no? Then Pastor Jerry Charito, bukas, no, dalawa yung speaker natin. But of course, there will be one missionary that will be giving his testimony. Tanungin mo yung ano, ha? Sino man yung missionary? Okay. Siguro, dalawa mag-testimony siguro bukas na missionary. Tag 10 minutes lang. Ha? Okay. Isi-direct mo na na ano ha, nasa, dito ako po missionary ng anong simbahan, ganito, sa Mormon Church, gano'n, gano'n. Kung sino yung sending church mo, tapos doon ka sa yung lugar, pagkatapos, ilang buwan ka na dyan, tapos magkano yung rental mo, might be that we can be a part of that, no? Oh, nami mo na kayo, experience man ang misyon mo. Okay? Pero hindi ka man natiling misyon, hindi ka man natiling kawawa, basta magpisan ka lang, no? Okay na, pisan lang, soul winning lang, wala kang gawin kasi sa mission field. Trabaho lang. Don't be sidetracked. Lunes, pahinga ka. Tuesday. Ako dati, na mag-umpisa, alis ako, patapos yung mga preparar yung mga bata, kasi may lima kaming bata eh. Limang anak na mag-start kami. Jemima was 8 months old. Lahat nag-aaral yun. Doon sa Old Sagay. So ang ginawa namin ni Mrs., alas 4 ng umaga, nag-aaral siya kasi sa normal. Kaya kukuha siya ng education kasi kami komersyo si Mrs. Alas 4, naglalaba kami. Tapos, binalawan yun, ako na magsampay. Alis na yan, alas 5. Mga bata, ihatid ko doon sa ano, Old Sagay. Balik ako. 8:30, I have to go out until 11:45. Balik na. Dalhin ko yung pagkain ng mga anak. Tapos uwi ako. Alas 2. 1 o'clock, 1:30. Yan, nababasa ako. 2 o'clock, alis naman. Araw-araw lang, may maliligtas talaga eh. Di ba? Oh, talaga, no, titis lang. Hanggang magkaroon ka ng mga katulong. Train your own workers. Kasi pag kumuha ka sa iba kasi, hindi mo malaman, ibang orientation, baka split pa yung church mo. Sisira yon.
Kaya kami, hindi na kami tumatanggap ng mga Bible students sa labas eh. Bakit? Iba kasing orientation. Nahahawa yung iba. Okay? Pero pag talagang kilala natin at okay yung orientation, kasi dito, ang Bible school dito, hindi lang Bible. Ayan o. Pero hindi ka magugutom dito. Kakain ka, God provides. Amen? Kasi training yan, pag nasa mission field ka, magagamit mo. Tingnan mo yung gawain sa silay. Sino naman naggumagawa nun? Nagpapanday? Pastor Richard. Kasi yan dati, ano namin dito, sa fabrication. Yung mga gate, siya gumawa. Ngayon, yung kanyang talento, yung kanyang ability, pinasa dito. Ito na rin yung wielder. Yung steel man na matay sa kababantay kay Pastor Trabilla, nauna. Oh, nagkasakit. Oh, ang inalagaan, buhay. Yung nagbantay, namatay. Ngayon, mayroon namang steel man. Ayan, steel man, yun o. Yung si Marpe, yan. Lahat ng mga bakal dyan, yan. Amen? Tapos, yung mga haligi dyan, nakikita mo yung puste, ang gaganda ng mga bricks, hindi bricks yun, siminto, YouTube, ito nag-aaral. Tinuruan si Victor, tinuruan. Dito, turo-turo lang eh. Na? Kami alam na, pag may building, plano lang kaming mag-layout, gagawa kami. Marami na kaming bahay na ginawa. Na? Bakit? Dahil sa abilidad at talino na ibinigay ng Panginoon. That one day, pag nagmi-mission ka, hindi ka mainto. Okay? Kaya train. Yung mga estudyante, mga Bible student natin, yung mga young people, they need to learn the work of God. Oh. Pag natuto yan, ako, ang ganda ng church. Ang beauty kasi ng church, hindi building. Yung mga taong nasa loob. Amen? So pag-pray natin, Pastor Yumi, pag-pray natin, Pastor Charito, at ipag-pray natin yung mga pastor na darating pa bukas. Alright. So, nag-pray na tayo, ha? Sino na? Pastor Erwin, ikaw mag-pray. Isama mo na yung pagkain, ha? Oh, sige, halika dito. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang mensahe. Maraming salamat po kay Pastor Ruiz Panginoon na siya po ay naging ehemplo sa mga kapastoran dito ngayon. Salamat po sa mga miyembro na kanyang katuwang. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, O Diyos. Salamat po at sa susunod pang mga araw na maging blessing ang mga mensahe Panginoon na aming baon-baon sa aming pag-uwi sa aming mga partikular na lugar, Panginoon. Salamat po sa iglesyang ito na nag-uumapaw ang pagpapala, Panginoon. Basbasan niyo din po ang aming kakanin ngayong gabi.